Welcome back mga Ludes. Andito yung fiberglass boat, which is locally constructed. So samahan nyo akong tingnan yung anong meron sa loob. So this is basically 88.99 gross tonnage. Yung haba nito is 19.82 meters. At saka yung breadth naman, lapad, is 6.40 meters. Yung lalim naman mula sa main deck papunta sa hull is 6.40. So ito yung ano niya, generator. So this cost around 13 million mga lods. 13 million pesos. Actually, ano na to? It's more than 2 years na since it was constructed. So makikita natin yung may aircon at saka fiberglass si yung upuan niya, fiberglass seats. So capacity is 166, and then yung ano niya, accommodation is ventilated din ng electric fan. So merong ano, mga life jackets storage niya dito sa gilid. Then yan. Okay. So that's all approved type lap jackets. Kung titingnan nyo, medyo matibay yan. So magandang klase yung life jackets niya. Yung daanan sa gilid naman yung kanyang accommodation plan. Dito, andito tayo sa ilalim ng kanyang deck. So this side is starboard side yung sa ano niya, because ito ay isang catamaran type. So ito yung main hull niya sa ilalim. So makikita natin dito yung mga framings and then yung mga stiffeners at saka yung fiberglass. By the way guys, yung bottom nito, yung fiber matting is around 32 na patong. So 32 na patong yun guys. So ito naman yung sa bandang bulkhead papuntang engine room. So we are now at the engine room, yung storage tank ng diesel. So yung ano nito, sa port side, yung makina is Wichai engine. So ito ay 278 horsepower. So transmission na siya at saka bridge controlled. So makikita natin yan ay isang bridge controlled. So Wichai, brand new yan, brand new. So medyo mahal pag Wichai mga lods, abot ng milyon. So dito sa vessel na to, more than 1 million or 2 million ata yung nagastos niya sa makina pa lang. At saka yung, since ito ay isang katamaran, it is really required na dalawa yung engine at saka synchronize yung ano niya. So yan, sa 13 million almost 2 million yung ano, makikit yung engine. So dito naman tayo sa port side. Ito ay isang Mitsubishi na 203 horsepower, 6D, ano ba ito? Ano bang engine na ito? 6D16, I think. And then, makikita natin yung mga framing sa baba. Okay. Yung dugout niya, andyan, no? Yung keel. Tsaka yung bulkhead. So, by the way, guys, if you are interested in boat building, i-consider nyo rin yung mga machineries, yung mga auxiliary machineries na kailangan i-fit out ang mga
mas maganda is should all be marine type. So ito ay dynamic marine diesel engine, yung Wichai pa pala to, mga lods, si Wichai. Yan si Wichai pa yan. Yung filter ni Wichai. Okay. So let's move back. Sana ba tayo? Yan yung suction niya ng hangin intake at saka yung exhaust line at saka yung propeller shaft. Yun yung propeller shaft niya. So nilagyan nila ng something para I don't know anong purpose niyan. Basta alam ko packing gland yung nasa ilalim niyan para hindi pumasok ng tubig. So it's a hydraulic controlled na yung ano niya. Yung clutch system niya is hydraulic driven and marine type. So yung cooling naman niya, ito yung cooling system. So papasok yan dito sa engine as the jacket water punta dun sa kanyang evaporator. Then side exchanger niya doon ay no, it's not evaporator. It's exchanger. Yung seawater is magsasuction siya ng seawater, then si-circulate niya doon sa fresh water, and then yung jacket water is and oil is papasok na dito sa makina. Yan naman yung exhaust pipe. Tsaka itong kulay blue ay isang bilge pump. So, ginagamit nila yan to check the water ng bilge dito sa engine room para mapump out sa labas. Normally naman talaga guys, yung mga engine room is may mga bilge collection yan. Hindi mo walang 100% na engine room na walang bilge collection, because meron talaga yung mga tulo-tulo kanyang packing glands at yung mga shafting at saka sa machineries. So yan, may ventilation siya na maliit na ventilation na fan. At saka yung doon sa harap guys, yun yung pinasok natin kanina, yung forward na nakita natin yung mga framings. So mahal pala guys pag ano, Wichai. Kaya yung iba nag-stick na lang sa mga automotive engine na ginagawa nilang marine type, pinapalitan nila ng ano, pinapalitan nila ng transmission. So biro sa Wichai naman, so pag ganito marine type, makakasigurado ka naman dito sa consumo is medyo mababa siya compared sa mga automotive engine. But dito I'm not sure, because yung Wichai is na-install dito is mas malaki sa kanya. So sa kabila. So ginawa na, sininchorize ng nila to. So pag ganito, since medyo malaki yung sa kabila, hindi pantay ng horsepower. So dito lang sila nag-adjust sa control. So dito naman tayo sa bridge. Okay, yung red navigation na lights niya. Tsaka yung masthead. Yan yung ano, gangway. So it's more than 2 feet. And then your rigid life raft. Twin dito capacity each. Yung navigation na light panel, public address, GPS. Tsaka yung steering niya. Yung steering gear. So bridge control siya. Meron silang radio, binoculars, then may wiper din sa windshields, at saka may CCTV. So yun yung kagandahan mga lods pag equip ka ng mga navigational equipments, because mas safer yung navigation mo because of these devices. So yun yung itsura ng kanyang bridge. Thank you mga lods. See you.
sa next video.